Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Personal na bumiyahe si Pangulong Bongbong Marcos sa isla ng Palawan para mamahagi ng ayuda. Kasabay nito, ipinahayag din ng Pangulo ang planong pagpapaunlad at pagpapanatili sa turismo, transportasyon at ekonomiya sa naturang rehiyon. Ang mga detalye pa sa balitang yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Bumiyahe papalawan si Pangulong Bongbong Marcos para mamahagi ng ayuda sa mga Palawenyos sa ilalim ng programang Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Their Families o PAFFF. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang Palawan bilang isa sa mga nangunguna sa larangan ng produksyon ng pagkain. Ngunit bunsod ng nagdaang El Nino, umabot sa 3.28 bilyong halaga ng damages sa mga sakahan at palaisdahan ng mga naghahanap buhay sa rehiyon. Kaya naman sa pagbisita ni PBBM, bukod sa financial assistance sa mga magsasaka at mangingisda, siniguro ng Pangulo na nakahanda na ang budget na nagkakahalaga ng 140 million para sa relief goods bilang paghahanda sa La Nina. Tinututukan din ng Marcos administration ang turismo at transportasyon upang mapaunlad at mapanatili ang ekonomiya sa rehiyon. Kabilang sa mga inisyatibo sa pagsusulong nito ay ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa munisipalidad ng Arbolan na malapit ng matapos at ang Dr. Damian Reyes Road sa Marinduque na 45.45% na ang kompleto. Dagdag pa riyan ang paggawa ng Balakbak Military Runway na ayon sa Pangulo ay makatutulong sa pagpapanatili ng pambansang seguridad, lalo pat malaki ang papel na gagampanan ng Palawan sa aspetong ito. Puspusan na rin aniya ang pagkilos ng gobyerno tungo sa implementasyon ng Puerto Princesa Airport Development Project at ang Pag-asa Island Airport Development Project para mas mapalakas ang ugnayan at economic activity sa pagitan ng mga probinsya sa rehiyon at mas mapasigla pa ang turismo. Sa kabila ng mga proyektong ito, siniguro ni PBBM na dinig niya ang hinaing ng mga residente at kumikilos ang pamahalaan na matugunan ito, lalo na sa isyu ng supply ng kuryente. Paninigurado ng presidente, may mga nakahain ng proyekto na layong solusyonan ito. Alam din po natin ang inyong mga hinain. Una na dyan ang kakulangan ng supply ng kuryente. Upang matugunan ito, ang Maharlika Investment Corporation, ang National Electrification Administration at ang Palawan Electrical Cooperative ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mapabuti ang supply ng kuryente sa inyong lalawigan. Tayo po ay umaasa sa mga positibong bunga ng mga kasunduang ito. Bagamat patong-patong na ang suliranin na kinakaharap ng mga residente sa Palawan, lalo na nitong mga nakaraang buwan, tiwala ang Pangulo na sa whole of government approach ng administrasyon at sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ay makakaahon din ang rehiyon mula rito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumanggap naman ng higit 260 million pesos na tulong pinansyal ang Cordillera Region mula sa opisina ng Pangulo. Kabilang dito ang alokasyong 50 million pesos para sa mga probinsya ng Apayao, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Ang mga detalye sa report ni Let Narciso. Sa Northern Luzon naman na mahagi ng presidential assistance si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng El Nino.
higit 260 milyon pesos na halaga ng tulong pinansyal ang tinanggap ng mga lalawigan sa Cordillera Administrative Region sa aktibidad na ginanap sa Luna, Apayao. Kabilang dito ang tig 50 milyon pesos para sa mga probinsya ng Apayao, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. 34.5 million pesos sa provincial government ng Abra at halos 30 million pesos para sa Benguet. Tumanggap naman ng tig 10,000 pisong ayuda ang 60 piling benepisyaryo mula sa rehiyon. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na isa ang CAR sa pinakamatinding naapektuhan ng matinding tagtuyot at hindi biro ang naging pinsala sa kabuhayan ng mga tao. 1.24 billion ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura dito sa Cordillera Region na nakaapekto sa kabuhayan ng higit 28,000 magsasaka at mangingisda. Hindi po biro ang ganitong laki at lawak ng pagkawala na sana ay naging pagkain ng maraming pamilya at naging kita ng ating mga kababayan. Bahagi rin ng programa ang pag-turnover ng mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka, punla at abono at iba pang interventions mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Namigay naman ang tanggapan ni Speaker Martin Romualdez ng tig 5 kilong bigas sa bawat isang dumalo sa pagtitipon. Para sa MBC TV Network News, ito si Lepner Siso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, isinusulong ng isang kongresista na opisyal ng gawing kagawaran ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sakaling may sa batas ito, naniniwala ang kongresista na matutugunan nito ang pangangailangan ng mga Pinoy sa paglikha ng kanilang hanap buhay. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Isinusulong ni Las Piñas City Representative Camille Villar na gawing isang ganap na kagawaran ang Technical Education and Skill Development Authority o TESDA. Sa inihaing House Bill 9903 ng kongresista, layo nitong matutukan ang paglikha ng highly skilled workforces sa pamamagitan ng technical at vocational education at trainings. Naniniwala si Villar na sa pamamagitan nito, matutugunan ang pangangailangan sa sapat na kakayahan at kaalaman ng mga manggagawang Pilipino sa paggawa ng kanilang mga trabaho. Oras naman na maisabatas, aamyendahan ang TESDA at gagawin na itong Department of Technical Education and Skill Development. Matatanda ang noong September 2022, ibinalik ni Pangulong Bongbong Marcos ang TESDA sa ilalim ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng Executive Order No. 5. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA ang mga pagbabagong gagawin sa Laguna Lakeshore Road Network Project. Inaasahan itong magpapalakas pa ng economic activity sa NCR, Calabar Zone at Karatig Lugar sakaling matapos sa taong 2027. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report na ito. Aprobado na ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ang mga pagbabagong gagawin sa Laguna Lakeshore Road Network Project na inaasahang matatapos sa taong 2027. Partikular na inaprubahan ng NEDA ang pagpapaunlad sa mga connecting roads at interchanges sa Barangay Tunasan sa Muntinlupa City, San Pedro, Binyan at Cabuyao sa Laguna. Bukod pa rito, inaprubahan din ang ahensya ang mga kondisyon para sa Bohol-Panglao International Airport Project at mga pagbabago sa Lagundingan International Airport Project. Sakaling matapos ay inaasahang mapalakas nito ang economic activity sa National Capital Region, Calabar Zone at sa Central Luzon. Naniniwala si NEDA Secretary Arsenio M. Balisakan na sa pamamagitan ng proyekto ay mapapalakas ang turismo, mababawasan ang trapiko at makalilika ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Opisyal nang idineklara ang Apayao bilang Biosphere Reserve ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nabigyang pagkilala ang probinsya ng Apayao nang mabigyan ito ng Biosphere Reserve Award ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Natanggap ng Apayao government ang gantimpala sa 36 na sesyon ng International Coordinating Council of the Man and Biosphere na ginanap sa Agadir, Morocco.
Tumutukoy ang Biosphere Reserve Award sa mga hakbang na ginagawa ng isang lugar upang protektahan ang kanilang mga kagubatan, kalikasan o ang biodiversity at nagbibigay rin ng solusyon sa climate disruption. Lubos naman ang pasasalamat ni Apayao Governor Elias Bulod Jr. sa natanggap nilang pagkilala at umaasa rin na naway maging inspirasyon nito hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo na maging responsable sa pagsalba ng ating kalikasan. Ang Apayao naman ang ika-apat na lugar sa Pilipinas na isa ng UNESCO Biosphere Reserve kasunod ng Albay, Palawan at Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Malapit nang buksan sa publiko ang pinakabagong Presidential Museum sa The Mansion sa Baguio City. Tampok nito ang mga gallery na nagpapakita ng mga kasaysayan at mga nakamit ng mga naging pangulo ng Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Malapit nang buksan sa publiko ang bagong Presidential Museum sa most visited landmarks ng Baguio City, ang The Mansion. Tampok dito ang mga naging pangulo ng Pilipinas. Mismong si First Lady Liz Araneta Marcos ang nag-anunsyo sa pinakabagong Presidential Museum sa The Mansion na inaasahang darayuhin ng mga turista. Matatagpuan ang The Mansion sa kahabaan ng Romulo Drive sa Baguio City sa tapat ng Wright Park. Sa isang sneak peek sa museums.gov.ph, ipinakita ng Malacañang Heritage Museum ang 7 gallery. Bida ang mga nagawa sa bansa ng mga nagdaang presidente hanggang sa kasalukuyang pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, bukod sa mga gallery na magpapakita ng presidential artifact at historical timeline, magkakaroon din ito ng souvenir shop ang Malacañang Heritage Museum para sa mga lokal at dayuhang turista. Umamalaki pa ng First Lady, ang nasabing museum sa Baguio Mansion House ay replika ng matagumpay na Teo's Mansion, ang Presidential Museum sa Malacañang. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-uwi naman ang karangalan ang tatlong Philippine Choral Teams sa World Choir Games 2024 na ginanap sa New Zealand. Ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Tatlong grupo ng mga Pilipinong kumakatawan sa Pilipinas ang nagwagi sa katatapos lang ng World Choir Games 2024 sa Auckland, New Zealand. Ito ang Nasadi Choral ng Mariano Marcos State University na naiuwi ang parangal sa Sacred Choral Music a cappella category at Gold Diploma Level 1 in the 04 Youth Choirs. Wagi naman ang Colegio de la Purisima Concepcion Choral sa Folklore and Indigenous Music a cappella category. Habang nakasungkit naman ng 2 gintong medalya ang Miriam College High School Glee Club sa Youth Choirs category at Sacred Music a cappella category. Ayon kay Vince Luis Salaco, conductor ng Nasadi Choral, naging mahigpit ang labanan dahil mahigit 300 choirs mula sa iba't ibang bansa ang nakilahok sa nasabing pinakamalaking kompetisyon. Anya, ang sacred category ay pinaglabanan ng 3, kabilang ang Miriam College High School Glee Club at isang choir group mula sa Uruguay, habang ang youth category ay pinaglabanan ng 7 multi-awarded choir mula sa buong mundo. Dagdag pa nga ni Salaku, hindi nila inaasahan na magwawagi ang kanilang grupo dahil 8 buwan pa lamang nang nabuo ang kanilang samahan at ito ang unang pagkakataon na sumabak sila sa isang international competition. Ang World Choir Games ay inorganisa ng Interculture, isang international choir festival at kompetisyon na layong pagbuklurin ng mga tao at nation gamit ang musika. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Patuloy ang pamamayagpag ng Pinay tennis star na si Alex Ayala dahil matapos ang ilang panalo sa kanyang tournaments ngayong taon, ang atleta umangat ang posisyon sa world rankings. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Millie Borja. Hindi na talaga mapipigilan ang husay ng mga Pinoy sa international stage. Patunay na dyan ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos ang pag-angat ng kanyang ranking sa Women's Tennis Association o WTA. Sa inilabas na ranking ng Sports Association, nasa rank 155 na ang Pinay athlete.
mas mataas kumpara sa kanyang dating posisyon na 162. Sa kasalukuyan, nakapasok na si Ayala sa quarterfinals ng W100 Vittoria Gasteiz Doubles, kasama ang French tennis player partner nito na si Estelle Cassino, matapos tulunin ang magkapatid na Carolina at Jimena Gomez sa isang match. Magugunitang bagamat bigong makapasok ang 19-year-old athlete sa Wimbledon, hindi ito naging hadlang para patuloy na sumali sa mga international event. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the best news naman tayo sa mundo ng showbiz, Jimin ng BTS, inilabas na ang kanyang second solo album ni Muse. Taemin ng SHINee, magbabalik Pinas sa November para sa kanyang Ephemeral Gaze World Tour. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, ihatid ng ating showbiz angel. Attention armies! Sa gitna ng kanyang military enlistment, wala pa rin humpay sa pagbibigay sorpresa sa fans ang BTS member na si Jimin. Inilabas na kasi ang second solo album nito na pinamagatang Muse. Kasabay niyan, inilapag na rin ng HYBE labels ang music video ng kantang Who ng BTS vocalist at dancer. Pa sa mga kantang nilalaman ng sophomore album ni Jimin ay ang Smeralda Garden Marching Band na unang napahinga ng fans with its track video, Slow Dance, Be Mine, gayon din ang fan song na Closer Than This. Sa ngayon, looking forward na rin ang armies sa docu-series ni Jimin kasama ang bunso ng BTS na si Jungkook. Tampok ang pamamasyal ng hashtag Gcook sa kanilang home country maging sa Amerika at sa Japan. Samantala, sa mundo pa rin ng K-pop, fellow Showels, prepare your wallets dahil magbabalik sa Pinas ang SHINee member na si Taemin. Batay sa anunsyo, kasado na sa November 24 ang Ephemeral Gaze Tour in Manila ng South Korean superstar. Bago magpasaya ng Pinoy fans, ilan pa sa mga bansang kabilang sa Asia leg ng concert tour ng MOVE singer ay Taiwan, Japan, Thailand, Dubai at Singapore. Kung malatandaan, nasa Pinas din ang binansagang Ace of Aces Oktubre noong nakaraang taon para sa K-Magic Live, kung saan nagkaroon ng talaga nga namang mega fangirl moment si mega star Sharon Cuneta. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod na episode para sa mga balitang hatid lamang ay Good Vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto rin kayong ibahagi na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.